Mga kamaster, meron tayong home service ngayon. Ito isang Sharp Gigawas. Ang problema nito, sabi ni customer, nilabhan daw nila ng bedsheet. Sobra na daw hina o umikot. Hindi na daw nakakatuyo ng mga damit pag mga ilang piraso lang ilalagay nila sa spindra, hindi na daw natutuyo. Sobrang hina daw umikot. So, basic na basic mga master, una natin gagawin, i-ano muna natin talaga ito. Gamitan muna natin ng multi-tester. Basic yan yung unang gawin natin bago natin pandarin yung unit. So, check natin, set natin sa times 10 o times 1 ohms. So, pasensya na sa tester ko, medyo battery low na. So, set natin sa times 10. O yan ang unang gagawin natin mga master. Okay naman yung unit, okay naman yung spin dry, okay naman daw yung washing nito, wala naman ng problema. Yun lang ang problema nito, ang hinang umikot. Nakita nyo naman, bago pa po yung unit, kinis-kinis pa. Pero nung nilaban daw ng katulong nila ng bedsheet, tapos nilagay nila sa spin dry, yun, nag-umpisa, hindi na daw hina na daw umikot, hindi daw makatuyo ng mga damit. So, gamitan natin ng clamp meter. Okay naman siya, wala na din naman siyang ground. Papanda rin natin mga master. Kukunan natin ng reading ng amperahe. Yan, papanda rin natin ha. Yan, umabot siya ng 1.13, 1.12. Sobrang hina ang umikot mga master oh. Umaandar na siya. Pero sobrang hina, tapos taga high ampere siya. Titingnan natin ngayon kung anong sanhin ito. Yan o, umabot ng 1.5. Ang normal kasi ng washing machine o yung spin dry, hindi kasi nakaabot ng 1 ampere. Nasa 0.8, 0.9 lang siya, 0.7, ganon. Pero ito umabot ng 1.12, bumaba siya pero 1 pa rin. Sobrang hina nga mga master o. Napansin nyo? Kasi pag bubuksan mo yung takip ng spin dry, huhihinto yan. Naparin siya sa 1.3 na, pero hindi pa rin bumaba. Sobrang hina ng ikot niya. Titingnan natin mga master. Oh, 1.3. Ayun, nung hinila ko itong brake, ay sumayad pala mga master. Yan oh. Bumaba yung reading niya. Titingnan din natin yung kapasitor mga master. Pero sumayad na yung brake niya, pero titingnan pa rin natin ito. Yan yung possible cause na mahina yung ikot, sumayad yung brake, i-adjust natin mamaya. So, wala namang siyang sign na lumubo yung kapasitor kasi bago pa po ito, pero possible ito bago pa, hindi po defective yung kapasitor nito, hindi na natin i-check. Yun lang, hinila ko yung brake. So, mayroon ding ibang cause mga master, hindi motor, hindi kapasitor, yung brake sumayad. So, titingnan nyo din yung brake ng spin dry nyo, baka sumayad. Minsan naman, sobrang ihina dahil kinakalawang, pero ito sumayad yung brake nya. So, i-adjust natin dito mga master na lang, ito yung problema nya kasi may nagtatanong din na okay naman daw yung spin motor. Kanina kasi nag-i-ampere siya, sobrang parang napupersa yung motor niya dahil kumapit yung sumayad yung brake niya, kaya na umabot siya ng 1.12 ampere o 1.12 amperes. Mayroon po itong brake na ito mga master dito. Oh. Tatanggalin natin ito, i-adjust natin dito. So kayo mga master, pag may makita kayong mga ganito, tapos yung spin dry nyo na mahinang umikot pero good yung spin dry motor, good yung kapasitor, titingnan nyo dito, ilipat nyo lang ito, itong ginagawa ko para yung brake dun sa spin motor nya, pag close mo ng pinto nito, hindi siya sasayad, hindi siya kusang nagbe-brake. Isa kasi yan sa dahilan kaya mahina yung ikot ng spin motor nyo.
nag-high ampere siya kanina, di ba? Napansin nyo dahil napapersa siya, dahil dumidikit na yung brake. So titingnan nyo lang mga master kung may maka-encounter kayo nito. Kung iikutin nyo yung spin motor, okay naman. Ihilain nyo dito portion nito, parang may silver na kulay na ano, yung insulation niya. Titingnan nyo dyan, i-adjust nyo siya sa pinakababa. Yung pagsira nyo ng pintuan ng spin dry, mahihila niya yung brake. So, titingnan nyo na lang yan mga master, i-adjust nyo na lang. Kung halimbawa maka-encounter kayo na kapasitor niya, okay. So ito kasi bago pa, hindi ko na lang i-check yung kapasitor dahil alam naman natin na good pa. Wala naman siyang sign na lumulubo. Yun lang ang problema niya. Dahil pag hila ko kanina, bumaba yung reading ng clamp ammeter. So na-adjust ko na mga master. Nilipat ko na yung spring niya, yung parang bakal niya na nagkoconnect doon sa takip ng spin dry motor. Dito sa spin dry. Na-adjust ko na yan mga master dito na portion. Yan o. So importante kasi yan, may spring yan siya doon. Pwede nyo din i-adjust dito yan. Nakita nyo yan. So dyan ko binaba dahil dito sa nakaangap kanina sa itaas, nilipat ko lang siya sa baba. So yan, okay na po ito mga master. Yun lang pala ang problema niya. Kaya nag-high ampere siya. Dahil usual na reading ng spin dry motor nasa 0.9 lang, 0.8 ganun. Shout out kay Anchu TV. So yan mga master, na-transfer na natin dito sa pinakababa na yun, oh, yung butas na yan. Diyan siya kanina sa itaas, nilipat ko siya para hindi siya magbi-brake kusa doon. Kaya yun ang dahilan, humina yung ikot ng spin dry motor. So okay na po ito mga master, ma-analyze natin na bago pa po yung unit. So try nating saksaka, panda rin natin. Shout out kay Ike o Ike Garcia mga master, shout out sa'yo. Yan, pinapanda na natin. Yan, okay na yan mga master oh. Lakas na nang ikot niya, titingnan din natin yung reading ng amperahin nito ngayon. Yan o, umiikot na siya. Hindi kagaya kanina na sobrang hina. Na-adjust na natin. So yun lang ang dahilan pala niya. Ulitin natin ha. Yan o. So pag mag-check kayo mga master, okay yung pan motor, yung spin motor, dyan lang yung papalitan nyo o yung i-adjust nyo. Kung okay yung spin motor, pati yung kapasitor. So, tingnan nyo yung reading ha. Bumaba na diba? Yan o. Hindi kagaya kanina, umabot ng 1.13 dahil napupersa yung ikot ng spin motor, dumidikit yung sumasayad na yung brake niya. So, naging normal na ngayon mga master. Siya, nagbe-brake na yan, oh. So, ganun lang pala natin matche-check siya. Okay yung kapasitor niya, hindi na natin tiningnan. Dahil paghila ko pa lang kanina, umaandar, bumaba na yung reading ng amperahe. So, okay na to mga master. Yan, oh. Mas maganda kasi pag mag-trouble mga master, mayroon tayong clamp meter na gagamitin kagaya nito na determine natin agad. Dahil yung hinila ko yung ito dito kanina, yan yung pinalitan ko yung seating niya dyan sa taas kanina. Nilipat ko siya sa baba para yung brake niya, pag isasara mo yung takip sa spin dry, mahihila niya. Yan o, naging normal na yung reading ng spin dry motor. Aangat yan konti pag may load niya yan. Pero yun na yung normal niya kasi mag-iiba yung reading niya pag medyo mabigat na may load na yan ng mga yung damit na galing sa washing. So ayos Master Dance. So ganun lang mga master. Salamat pala sa inyong pagpalo. So maraming salamat. Next time ulit.